Bilang bahagi sa paggunita sa ika-56 araw ng Bayog, nagtalaga ito ng lugar para makapamasyal ang Dumarayo kung saan masisilayan ang maliwanag na disenyo ng ilaw na patok sa mga bumibisita. Mayroon ding mga nakadisplay na souvenir, mga obra ng local artist, mga paintings na pwede umanong ilaban sa international competition. Ngunit ang nakakatawag pansin, ang isang likha na handicraft weaving o tinatawag na dream catcher weaver. Matyagang binigkis-bigkis ang sinulid na yari sa abaka na ginamitan ng recyclable materials gaya na lang ng silang water pipe at coconut shell. Dito po sa Bayog, marami talagang makikita na mga source na pwede mong magamit ng materials. Like for example, you will see the river and you will see at night maraming stars dito. So some of my arts are based on galaxies and stars na makikita mo dito sa Bayog. And meron ding sunsets dyan. Then I have mga earth tones which is makikita mo dito sa Bayog na mayroong mga sakahan, mayroong maisan. So earth tones ang mga gamit dyan. So rainbows, mayroon akong rainbows na mga concept dyan. At meron din tayong mga simple weaves na makita mo. So ang nandito sa Bayog is full of art talaga makikita mo dito sa Bayog. Magagamit mo siya as your interest, as your reference sa pag-weave. Dagdag pa ni Jafet, nasa 50 pesos hanggang 3,000 piso ang halaga ng kanyang obra, bagay na pang dekorasyon sa loob ng bahay at labas ng bahay. 10 taon na umano niya itong ginagawa kung saan umabot na sa ibang bansa ang kanyang mga produkto. Pagtsatsaga lamang daw ang puhunan sa ganitong talento. So, kaka-discover lang din namin sa ating mga artists, kaya gumawa kami ng paraan na matulungan namin sila na ma-expose at ma-discover din sila ng iba para hindi na sila pumunta ng ibang lugar para magpagawa. Kasi meron na kami mga talents na lokal talaga. As you can see, marami kami iba-ibang artists na iba-iba talaga, iba-iba yung ano nila, yung skills. Mayroong mga handmade. Meron actually ito, explosion box. Yes. Pwedeng-pwede talaga. Siguro kailangan na natin gumawa ng extra measures para matulungan sila from the local government. Ayun. At saka mag-add siguro ng mga programs. Ang LGU is promoting this multi-sectoral development drive, service and development. So we are involving the multi-sectoral lahat ng sector ng community. So you are all welcome and we are willing to support. Dagdag pa ni Bayog Vice Mayor Jocel Babasa, todo suporta naman ang LGU dito sa mga local artists kung saan isinusulong dito ang pag-promote ng multi-sectoral tourism activity. Eric Bachelier para sa Aguila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat.